Mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo si Vice President Lenny Robredo. Ayon po sa Vice Presidente, buo na ang kanyang loob na lumaban sa darating na halala. Magpapatrol, Adrian Ayalin. Lalaban ako! Lalaban tayo! Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Matapos ang mahabang pagninilay, tinanggap na ni Vice President Lenny Robredo ang hamon at panawagan na maging pambato ng oposisyon sa halalan 2022. Buong-buo ang loob ko ngayon. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Robredo ang kinakaharap na COVID-19 pandemic na idinaraing ng mga health workers, ng mga may sakit sa ospital at mga nawalan ng trabaho. Ina akong nakikita ang pagdurusa ng minamahal kong bansa. Naniniwala ako ang pag-ibig nasusukat hindi lang sa pagtitiis, kundi sa kahandaang lumaban, kahit gaano kahirap, para matapos na ang pagtitiis. Ang nagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal. Hindi na rin idinetalye ng pangalawang pangulo ang nangyari sa kanyang unity talks para pag-isahin ang mga kandidatong hindi kaalyado ng administrasyon. Nauna na niyang kinausap sina Senador Manny Pacquiao, Senador Ping Lacson at si Manila Mayor Isko Moreno. May alok din silang sumanib na lang ako bilang kandidato o bilang bahagi ng kanilang administrasyon sakaling manalo sila. Ang tugon ko, hindi ito tungkol sa posisyon. Hindi tayo nakikipag-usap para makipag-transaksyon. Ang pinakamahalaga, magkaisa kami sa prinsipyo, sa pangarap para sa bansa, at sa landas na dapat tahakin tungo sa katuparan ng mga ito. Chairperson ng Liberal Party si Robredo, pero sa halip na dilaw, kulay pink ang namayani sa kanyang paghayag ng pagtakbo. Sa kanyang Certificate of Candidacy na inihain sa Commission on Elections sa Pasay City, hindi LP kundi independent ang nakalagay. Kasama ni Robredo sa paghahain ng COC ang dalawang anak na sina Aika at Trisha at election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal. Bago ang paghahain ng COC ay binati muna ni Robredo ang ilang supporters na nag-aabang sa kanya sa may Bucaneg Street. Lenny, we believe, is the sincere person. Mararamdaman mo yung sincerity pagkatapat ni Lenny. When Lenny says this, no, mararamdaman mo, ito ibig sabihin niya, hindi kailangan ng interpretation ng tao, isang pangulo, na mamumuno sa ating bansa na may malinis at saka yung tapat. No? Yun ang importante. Tapat siya sa adikain, tapat sa taong bayan, at tapat sa bansa. Ilang supporters din ang nag-abang sa opisina ng pangalawang pangulo. Grabe yung paghihirap namin talaga. Banda very beginning, hinahalala namin siya. Kasi pati mga anak niya niligawan namin sa tibog. Kaya natutuwa kami. Natutupisa na. Game na to. Sa isang pahayag, sinabi ng opposition coalition na isang bayan na nag-endorso kay Robredo. Nasa likod lang sila ng kanyang kandidatura. We're very happy that VP Lenny has accepted the challenge, has accepted our endorsement. We have to organize, we have to put all our efforts in this campaign because we all agree that the survival of the nation depends on the next election.
Hindi alintana ng mga supporters ni VP Lenny ang mababa niyang numero sa mga survey dahil sa kanilang karanasan noong halalan 2016, mula 1% ay nakakuha si Robredo ng botong 14 milyon. Noong 2013, naging kongresista si Robredo ng 3rd District ng Camarines Sur. Pero hindi na rin bago sa kanya ang pagsaservisyo publiko. Bago magpolitika, isa siyang alternative lawyer o abogado para sa mga tinatawag niyang nasa laylayan ng lipunan. Nagtapos si Robredo ng abogasya sa University of Nueva Cáceres at economics sa University of the Philippines, Diliman. Ang kanyang serbisyo bilang vice president at ang kanyang paninindigan sa karapatang pantao sa West Philippine Sea at korupsyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang ipaglalaban ng kanyang supporters. Paningin ko, from day one, she has shown herself to be the only opposition leader. Ano? Kasi yung ibang tumatakbo ngayon, ano, one time at another, they were part of the administration. And I don't blame them because that's what they believe that time. Ano? Pero yun na, si Lenny, from day one, maliwanag sa kanya yung politics ng mainstream politics ng Malacanang ito. Yung sa kanya ay ito. Magkaibang-magkaiba. Wala pang tiyak na running mate si VP Lenny, pero ilang sources ng ABS-CBN ang nagsabi makakatandem niya si LP President Senator Kiko Pangilinan at wala pa ring senatorial slate. Pero ang mahalaga sa kanyang supporters, tinanggap na ng pangalawang pangulo ang pinakamatinding hamon sa kanya ngayong halalan 2022. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Hindi na po kinagulat ng ilang makakatunggali ni Vice President Lenny Robredo ang pasya niya na tumakbo bilang Pangulo sa 2022. Ang grupong magdalo naman, suportado ang kanyang kandidatura. Nagpapatrol, Bianca Dama. Agad na nag-trending ang hashtag na Laban Lenny 2022 matapos si anunsyo ni Vice President Lenny Robredo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan. Napuno ng kulay rosas o pink ang mga posts sa social media bilang pagsuporta ng marami sa vice-presidente. Ang kulay na ito ang gagamitin ni Robredo sa halalan. Isa sa makakalaban ni Robredo sa pagkapangulo, si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos, anak ng namayapang pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Dati na ring nakalaban at natalo ni Robredo si Marcos sa pagkabise-pangulo noong 2016. Expected naman lang yun. It's not surprising. Hindi nakakagulat. Dahil yun na nga, sinasabi, matagal na niya sinasabi na matatakbo din siya. It doesn't work the other way. Mas maganda yung maraming iba't ibang propose para makapili ang tao. So that's good. That's good for a healthy democracy. Makakaharap din ni Robredo sina Manila Mayor Isko Moreno at mga senador na sina Ping Lacson at Manny Pacquiao na lahat ay nakausap na ni Robredo sa mga nabigong unity talks. Ayon sa campaign manager ng alkalde, tuloy ang pagtakbo ni Moreno at running mate na si Dr. Willie Ong base sa isang people-centered platform at hindi sa panawagan ng ilang individual at grupo. Wala ring pagbabago sa campaign strategy ni Pacquiao at tatakbong vice-presidente na si Lito Atienza. Ipinauubayan na lamang daw nila sa mga botante ang desisyon ng pagpili ng gustong mamuno sa bansa. Tumanggi namang magkomento si Lacson sa pagtakbo ni Robredo sa pagkapangulo. Sa halip, mas pagtutuunan nila ng pansin ng running mate na si Senate President Tito Soto ang pagpresenta ng sariling mga kakayahan sa mga boboto. Sa isang post sa Facebook, ikinatuwa naman ng grupong magdalo ang pagtakbo ni Robredo. Una nang sinabi ng grupo na kung hindi tatakbo ang ikalawang pangulo, tatakbo sa pagkapangulo si dating Senador Antonio Trillanes IV para sa anilay tunay na oposisyon. Bianca Dava, ABS-CBN News. Naghain rin ang ilang personalidad ng kanilang kandidatura sa pagkasenador sa ikapitong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy.
Sunod-sunod din ang paghahain ng mga party list groups na nagnanais makasama sa halalan. Nagpapatrol live mula sa Pasay City, si Ina Reformina. Ina, sino-sino ang naghain ng COC kanina? Bernadette, kasama sa formal ng naghain ng kandidatura sa pagkasenador, sa araw na ito si dating Vice President Jejomar Binay. Meron din namang iba na dati nang tumakbo, nabigo at muling susubok. Pangalawang pangulo ng administrasyong Noynoy Aquino. Anim na beses na halal bilang alkalde ng Makati City. Ngayon, nagbabalik politika si Jejomar Binay at tumatakbong senador matapos mabigo sa kandidaturang pagkapangulo noong halalan 2016. Hindi na siya nagtalumpati matapos ihain ang COC. Susubok ding muling mahalal na senador sina dating bayan muna Representative Nery Colmenares at Chel Diokno na kapwa rin nabigo noong 2019. Si Diokno tila nagparinig pa kay Pangulong Duterte. Dapat may kagat ang hustisya. Dapat may ngipin ang batas. Tuwing pinag-uusapan natin ang mga issue ng bayan, pinupunali na yung ngipin ko. Actually, okay lang naman sa akin yon. Maliit lang naman na bagay ang ngipin. Pero hindi ba dapat pag-usapan din nila yung malaking bungi at bulok sa sistema natin? Naghain din ang kandidatura pagka-senador ang broadcaster, nurse at negosyante na si Carl Balita, isa sa mga pambato ng kampo ni Manila Mayor Isko Moreno. Kalusugan, kabuhayan, karunungan. Kinakatawan ko po ang mga health frontliners bilang isang Pilipino na aral at profesional sa larangan ng kalusugan. Ilang ordinaryong mamamayan naman na sawa na sa Anilay Trapo ang kakandidatong senador. I am Rowena Escocia Awang, a nobody with no money but with lots of honesty and full of dignity. For the good of humanity, sa pagpili ng mambabatas, tatlo ang pipiliin nyo. Isa, A, mambabatas. B, mambubutas. C, mandurugas. Alin ang pipiliin nyo? Di yung A. Halos magkasabay naman ang paghahain ng kona ng Abantes Sambayanan ng nagpapakilalang dating rebelding NPA na si Jeffrey K. Eric Celis at Bayan Muna. Naghain din kanina ang kabataan party list. Kapansin-pansin namang dumami ang party list na kumakatawan sa medical at health workers at iba pang frontliners sa gitna ng pandemya. Isusulong po natin talaga ang kanilang mga karapatan sa paggawa sapagkat sila po ay matagal ng overwork at underpaid. Tanggalin na ang no work, no pay sa ating sistema. Kailangan pagka-COVID patient ka na frontliners, hindi uubra yung no work, no pay. At yung hazardous pay po nila, itaas po natin. Bago mag-alas 5 ng hapon, humabol namang maghain ng COC sa pagka-senador si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Naghain din ng COC sa pamamagitan ng proxy si dating Defense Secretary Gilbert Chodoro na nagpositibo sa COVID-19. Kakandidato sa pagka-senador si Teodoro. Mula October 1, nasa 57 ang naghain ng COC sa pagkapangulo, 16 naman para sa Vice President, 92 para sa Senador at 194 para sa party list. Kanina 192 yan pero may nakahabol pang dalawa. Bernadette, bukas ang huling araw ng pagtanggap ng COMELEC ng mga COC. Kung may mga nasa pila pa ng 4:45 ng hapon o di kaya'y 30 metro ang layo mula sa pila ng alas 5 ng hapon, tatanggapin pa rin naman ng COMELEC ang kanilang mga COC basta't kumpleto ang mga dokumento. Paalala naman ng COMELEC, may hanggang November 8 lang ang mga kandidato na may dapat itama sa spelling ng kanilang mga pangalan para magpadala ng formal request sa komisyon. Bernadette? Maraming salamat, Ina Reformina.
Nasa ikahuling pwesto na naman ang Pilipinas sa COVID-19 Recovery Index na isinagawa naman ng Nikkei Asia. Matatandaan noong isang linggo lamang, nasa ibaba rin ang bansa sa ranking na inilabas naman ng Bloomberg. Pero agad inalmahan at dumepensa ang pamahalaan sa resulta ng naturang pag-aaral. Nagpapatrol, Rafael Bossano. Isang linggo matapos lumabas na kulelat ang Pilipinas sa COVID-19 Resilience Ranking ng Bloomberg, lumabas na nasa pinakamababang pwesto muli ang bansa sa COVID-19 Recovery Index na ginawa naman ng Nikkei Asia. Ang pinagbasehan ng Nikkei Asia sa kanilang pag-aaral, ang infection rate, rollout ng mga bakuna, at ang mobility ng mga tao. Mababa pa rin umano kumpara sa ibang bansa sa ASEAN ang 30% ng populasyon na nabakunahan. At bagamat sinimulan ang pilot implementation ng granular lockdown, bawal pa rin naman lumabas sa mga minor di edad at 65 years old pataas. May overall score na 30.5 ang Pilipinas base sa tinig ng metrics. Pero giit ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergere, ang pinagbasehan sa pag-aaral ay ang pitong araw sa buwan ng Setyembre. Dito po yung panahon na talagang mataas ang kaso sa ating bansa kumpara doon sa ibang bansa na nakalipas na po yung peak of cases nila. Kaya po nandun po talaga sa tugatog o doon sa peak ng mga kaso nung nakuha po yung metric na yan sa atin. Pangalawa, ang bakunahan din po was affected by this increase in the number of cases here in our country. Inalmahan din ni Vaccine Czar Carlito Galvez ang pag-aaral. Ang ating death rate is only 1.5-1.7. Ang karamihan sa global natin is 2.3. Mali yung kanilang ginagawang sistema ng analysis. Kulang ang data nila. Skewed ang kanilang analysis na ine-evaluate nila ang isang country at the peak, at the height of the pandemic. Dagdag ng DOH, hindi rin masama na nasa halos 30% ng mga Pilipino ang nababakunahan na, lalo't patuloy na nakakaranas ng mababang supply ng bakuna ang buong mundo. We will validate the findings and we will write them a letter if we see that there is something wrong with the methodology. Kasi baka may problema sa methodology. Kinumpirma ng DOH na bumababa na talaga ang kaso ng COVID-19 base sa datos. Kabilang na rin sa nakikitang bumababa ay ang hospital admissions. Habang ang ICU utilization rate ngayon, sinasabing bahagyang bumaba sa 68%. Paglilinaw ni Vergere, ang datos na kanilang nilalabas araw-araw ay dumaan sa matinding validation. Ang sinasabi ho natin, kailangan lang may cautious interpretation tayo sa mga datos na lumalabas dahil marami pong factors na maaaring makapag-apekto kung bakit bumababa ang mga kaso at bumababa ang testing output. Kami po sa gobyerno, sa national government, the DOH, we have accountability to the public. Hindi po kami maglalabas ng mga datos na hindi validated, hindi po na po proseso. Sa harap naman ng iba't ibang pag-aaral, ang mahalaga pa rin ay ang pag-iingat ng bawat isa dahil katumbas nito ay hindi lang pansariling kalusugan kundi pati ng mga nakakasalamuha. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Nakapagdala ang Department of Health ng 10,019 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil dito umabot na po sa 2,632,000 ang kabuuan bilang ng mga kaso sa bansa, bagamat may apat na laboratorio ang hindi po nakapagsumiti ng kanilang datos. At sa bilang na ito, 115,000 ang active cases, may 109 namang namatay para sa 38,937 na kabuuan bilang. Ayon pa sa DOH, maglalabas sila ng panibagong bilang ng mga namatay sa mga susunod na abiso para maisama ang mga hindi naitala bunsod naman ng technical issues sa COVID kaya sa mga nagdaang araw. May 7,425 naman ang nakarecover para sa 2,478,000 na total recoveries. Good news po sa mga consumer, walang magiging dagdag singil sa tubig hanggang sa dulo ng taong 2022. Isa lamang po yan sa nilalaman ng bagong concession agreement o kasunduan sa pagitan ng gobyerno at water concessionaires na Maynilad at Manila Water. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Walong buwang walang trabaho si Claro kaya nagpatong-patong ang bayarin sa tubig. Bago maputulan, dumiskarte na sila para mabayaran ang mahigit
20,000 pesos na bill. Wala naman kaming para kundi mangutang. Kaya nangutang ako para mabayaran lang yung sa tubig. Ang konsuelo na lang ng mga consumer, walang dagdag singil sa tubig ang Maynila at Manila Water hanggang dulo ng 2022. Batay sa bagong kasunduan ng dalawang water concessionaire sa gobyerno, ituturing ng public utility ang Maynila at Manila Water. Ibig sabihin, hanggang 12% lang ang pwede nilang taunang kita. Bawal na ring ipasa sa mga consumers ang kanilang corporate income tax, FCDA, at limitado na lang ang ipapasang inflation rate. This is very good for us because straightforward, ano ang dapat nating bayaran? Ang revised concession agreement is very good for us, the public, the consuming public, because most of the risks are now transferred to the private concessioners. Sakaling may gusot o hindi pagkakasundo, sa lokal na lang ang pagresolba at hindi na idadaan sa international arbitration. May limit na rin ang porsyento na pwedeng itaas sa water rates kada 5 taon simula 2023. Ang water tariff increase will be limited to 30% only. Moving forward. Pero giit ng isang consumer group, dapat igaya ang mekanismo ng rate adjustment sa kuryente na dadaan sa mga hearing ang anumang hirit na dagdag singil. Kailangan po bigyan ng pagkakataon ng consumers na busisiin o reviewin maigi ang detalye ng pinopropose na tarifa sa tubig. Nang sa ganon, masigurado po na ito yung makatwiran reasonable at least cost sa mga consumers. Iiral ng bagong kasunduan simula November 18 at tatagal ng 15 years o hanggang taong 2037. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Mas naging exciting ang ating kapamilya universe dahil may 4 na bagong palabas ang ABS-CBN sa YouTube. Una dyan ang Happy Pill. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga na maghahatid ng inspirational quotes at motivational words para maghatid ng good vibes sa inyong umaga. Isa namang quiz show ang IQ ang Nagwagi, kung saan mag-iikot si Alora Sasam sa iba't ibang ABS-CBN shows para magtanong ng trick questions. Kakaibang movie experience naman ang anthology series na Mashing Machine tuwing Lunes alas 6 ng gabi. Palabas na din dito ngayon ang A Soldier's Love nina Gerald Anderson at Ivana Alawi, habang sunod na bibida sina Catherine Bernardo, Enrique Hill at James Reid sa My Hokage Love. At simula ngayong araw, pwede na rin bumiyahe sa programang Hello World, tampok sina Fumiya Sankai, Andre Brulette at Gabby Sarmiento. Tumaklolo na mga bomberong nurse sa Bicol Region o Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Albay dahil sa kakulangan sa manpower. Patuloy kasing tumataas ang bilang ng COVID patients habang nababawasan ang mga tauhan dahil sa mga nagre-resign. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Walang sunog, pero rumesponde ang mga bumbero sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital matapos humingi ang ospital ng Saklolo dahil sa kakulangan sa mga tauhan. Si Fire Officer 2 Vicky Oro, registered nurse pero 10 taon na mula nang maging bumbero. Isa si Vicky sa 21 bumbero na nurse na pinadala ng Bureau of Fire Protection Region 5 para tumulong. Naghalo po yung takot at excitement kasi po medyo matagal na din po na hindi po ako nakakapag-practice sa hospital. Opo, bilang po isang registered na ngayon na registered nurse at isang bombero, parang fulfilling po yun na makapagsilbi ka po, makapag-serve. Ayon sa pamunuan ng BRTTH, patuloy kasi na tumataas ang bilang ng COVID patients sa ospital. Noong Hulyo, 61 ang pinakamataas na bilang nila ng mga COVID patients. Ngayon, umabot na sa 176. Marami sa mga severe at critical sa mga pasyente ang hindi bakunado. May nakapila ho kaming mga 26 patients pa awaiting na for transport. Wala pa hong senyales na pagbaba na itong mga kaso rito. Ang hamon sa BRTTH, manpower.
36 na mga nurse ang nag-resign mula sa ospital. Kaya't humingi sila ng tulong sa Office of Civil Defense para magpadala ng mga nurse na bumbero, pulis at sundalo. Sad to say, may mga umaalis po looking for greener pasture ng mga regular at job orders namin ng mga nurses. Kakaiba ang disenyo ngayon ng mga ospital sa probinsya. May tinatawag ngayon na Albay Triangle o yung tatlong district hospital na nakapalibot sa Mayon. Lahat ng mga COVID patients nila dadalhin sa BRTTH habang ang mga non-COVID cases dinadala naman sa mga district hospitals. Sa mga district hospital na rin pinadala ang mga espesyalista ng BRTTH sa mga non-COVID cases. Sa Metro Manila, ayon sa Department of Health, bahagyan ng bumababa ang mga kaso at naitatalang transaksyon ng One Hospital Command Center. Ayon naman sa Defense Department, lumuluwag na rin ang ilang ospital sa NCR at hindi na nangangailangan ng dagdag na health workers. Kaya't hindi na umano kailangan magpadala ng mga medical worker ang AFP para tumulong. Nag-cancel na yung St. Luke's at bumaba rin yung kanilang kaso ng mga hospital. Initially, meron silang request na isang doktor at saka 5 nurses pero ayaw na nilang tanggapin yan. Ayon naman sa Private Hospital Association of the Philippines, bahagyang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa mga pribadong ospital. Pero sa kabila nito, tumaas naman ang mga kaso ng moderate to critical cases na mula 5%. Umakyat ito ngayon sa 10%. Kasi kung kukunti yung healthcare workers, kahit may bakanteng mga kama, syempre sabi ng mga hospital, punuan pa rin sila. Pero pag yung mga hospital na enough yung number of healthcare workers nila, nakabalik na dahil sa bakasyon o sa quarantine, medyo lumuwag ng konti. Dagdag ni Dr. De Grano, malaki pa rin ang problema sa kakulangan ng mga health worker. Imbis anyang madagdagan, nababawasan pa ang mga health worker sa ospital. Kapag hindi umano ito natugunan, posibleng sa susunod na 6 na buwan, maparalisa na ang operasyon ng mga ospital. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Tinutulong po ng Department of Trade and Industry o DTI na payagan na magbalik operasyon ang mas maraming personal care establishment sa ilalim ng Alert Level 4 sa Metro Manila. Maliban po sa mga barberia, parlor at nail salon, sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na maaari nang magbukas ang iba pa na katulad na serbisyo. Kailangan lamang anya na siguruhin na naipatutupad ang minimum health protocols, kabilang na ang pagsunod sa ventilation at iba pang safety requirements. Yung pinag-aaralan ngayon would be other activities. Kunwari, hindi pa nabalik yung mga therapeutic, mga massage and all that na mga marami rin nasa ganyang industriya, no? Marami rin nagtrabahong nag-aantay dyan na makabalik. Kaya ho, in general, it's a general review that if it will help in job generating, in other words, bringing back the jobs, mag-reopen pa tayo. Naging bagyo na ang low-pressure area na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan itong Bagyong Maring at huli itong namataan sa layong 505 kilometers silangan ng Viracatanduanes. Isa itong tropical depression o mahinang bagyo na may lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito patungong south-southeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa forecast ng The Weather Company, posibleng tumama o lumapit ang Bagyong Maring sa extreme northern Luzon sa Lunes o Martes. Ayon po sa PAGASA, dahil nasa karagatan pa ito, inaasahang lalakas pa ito at posibleng maging isang tropical storm sa weekend. Para naman sa magiging lagay ng panahon bukas, makakaasa ng maulap na panahon at thunderstorms ang Central Luzon, Ilocos Region, Bicol Region, Benguet, Abra at Eastern Visayas dahil sa Intertropical Convergence Zone at sa trough o extension ng Bagyong Maring. Dito naman po sa Metro Manila, posible ang panandaliang ulan bukas ng hapon o gabi, pero hindi naman ito inaasahang lalakas o tatagal. Naglabas ng executive order si Manila Mayor Isko Moreno na bawal ang pagbisita sa mga pampubliko at pribadong sementeryo sa syudad mula October 29 hanggang November 3. Ito ay para maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo sa panahon ng undas bilang pag-iingat sa gitna ng pandemya.
papayagan pa rin ang interment at cremation services sa mga nabanggit na petsa. Puspusa naman ang paglilinis at paghahanda ng Manila South Cemetery sa posibleng pagdagsa ng mga maagang dadalaw sa sementeryo. Mas pinaigting din nila ang pagpapatupad ng safety protocols. Bumili po ang marami sa digital art ng isang grade 12 student mula sa San Miguel, Bulacan, kung saan iba-ibang disenyo ng gown ang kanyang iginuhit hango sa mga paboritong ulam ng Pinoy. Gamit ang isang cellphone application, isa hanggang tatlong oras ginawa ng 17-year-old na bayan patroller na si TJ Flores Gatmaitan ang iba't ibang disenyo ng gown. Hango ito sa kulay at itsura ng mga sahog ng paboritong putahing Pinoy gaya ng adobo, pinakbet, sisig, bulalo, tinola at iba pa. Kwento po ni TJ, batal pa lamang siya nang mag-umpisang gumuhit ng mga damit at nahuwili siya sa fashion digital art mula nang magka-pandemya. Naniniwala po si TJ na may magandang taglay ang bawat bagay tulad ng mga pagkain, kaya niya ito ginamit na inspirasyon sa pagde-design ng gown. Pangarap po ni TJ na maging isang ganap na fashion designer palang araw. 79 days na lamang po, Pasko na. At patok ngayong Bear Months sa Pampanga ang tsokolateng Patirol. Iba't iba naman ang paggawa nito. Binabalik-balikan pa rin ito ng mga suki. At alamin natin sa pagpapatrol ni Gracie Rutao. Ultimate treat ngayong malamig ang panahon at magpapasko, ang paghigop ng mainit na tsokolating Batirol. Sa Pampanga, matitikman ang may iba-ibang bersyon nito. Simulan sa mga kilalang tsokolating Batirol mixture. Sa Barangay Santo Niño sa Guagua, kilala na mula pa 1920s ang tsokolate Batirol mix ni Apong Toyang. Hanggang ngayon, malinaw pa sa alaala ng 98-year-old na si Apong Toyang ang recipe na minanapa sa kanyang biyanan. Kwento ng pamilya, mabusisi at matagal ang proseso ng paggawa at pagluluto ng tsokolating Batirol na mula sa high-quality fine cacao beans, kaya binabalik-balikan ng mga customer. Sa Angeles City, sa maliit na pwesto na ito sa tabi ng daan, pinasosyal ang pag-inom ng paboritong tsokolating Batirol. Ma-e-enjoy ang hot tsokolating Batirol with crispy pinipig and marshmallows on top. Very authentic, traditional yung lasa. And kasama na rin yung ano, dahil nga sinusuportahan natin yung lokal. Sa Bacolor, ipinagmamalaki itong kanilang cold version ng tsokolate Batirol na perfect eterno sa kanilang healthy craving packages. Nag-umpisa po yung pandemya, kalimitan puro takeout lang po at bibihira lang yung nag-dining. Kaya naisip namin na ilagay siya sa bottle dahil mas magiging convenient din sa aming mga customers. Habang sa isang restaurant sa lungsod ng San Fernando, to the highest level ang tsokolating Batirol na ginawang smoothie. May whipped cream, chocolate syrup at choco crispies pa sa ibabaw. Ano man ang iyong bersyon, tiyak hahanap-hanapin ang magkahalong tamis, pait at linamnam ng tsokolating Batirol na isa sa mga paboritong pagkain na kukumpleto sa Pasko ng bawat Pilipino. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na ipaaaresto niya ang mga senador kapag ipinakontempt nila ang mga taga-ehekutibo na hindi nasisipot sa mga pagdinig ng Senado. Nagpapatrol, Joyce Balancio. I am giving this warning to the Senate. Ayaw ko ng gulo. Recognize your power to cite people to help you in aid of legislation. Baka yung inyong in aid maging first aid yan. Kung i-cite kayo in contempt, pag nalaman ko, ang ikulong ko, yung mga senador. Diretso kulong. Ito ang panibagong banta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador na mga angahas na ipakontempt ang mga miyembro na executive branch na hindi na niya pinadalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa issue ng umano'y mahal na pagbili ng COVID-19 medical supplies. Matatandaang nitong Martes,
no-show na ang maraming opisyal ng Department of Health, Department of Budget and Management at iba pang kagawaran matapos magbaba ng isang memorandum ang Pangulo. Nagpasalamat si Vaccine Czar, Secretary Carlito Gavez Jr. sa Pangulo at sinabing dahil sa utos na ito, nakatutok na muli ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Natuwa-tuwa po sila sir sa ginawa niyo po sir, actually. Kasi sabi nila, ito yung minamahal naming trabaho, at least nakatutok na kami, tsaka wala kaming tinatawag na, ano, sir, na distraction. Yung po ang hindi nakikita ng, ano, ng Senado eh. Na yung, ano, yung tinatawag natin yung pressure ng mga tao ng DOH, and then they were being demonized na parang tayo nagpa-plunder. And then ngayon nakita nila sir yung sense of pride na yung ginagawa po nila ngayon, na ngayong nawala po yung kanilang pressure. Very emotional po si nakangina. Sa kabila ng pag-alma ng maraming senador, nanindigan si Duterte na hindi niya babawiin ang ibinabang memo at hinamon na lamang sila na ituloy ang banta na pagdulog sa Korte Suprema. I want it recorded in history. It's yung pangyayari sa Senate. Now they behave badly. Gusto kong dalhin nila sa Senado, sa Korte Suprema. So itong ano nila, withdraw nila yung order ko. There ain't no way that I will withdraw it. You can do your worst and I will do mine. Si Senator Panfilo Lacson, sinabing hindi po pwede ang gusto ng Pangulo na basta na lang ipaaresto at ipakulong ang sinumang tao, senador man o hindi. Dahil tanging ang korte lamang ang may kapangyarihan na maglabas ng warrant of arrest at maging ang warrantless arrests ay dapat naayon pa rin sa mga partikular na panuntunan. Sinegundahan rin ito ni Senator Coco Pimentel na nagsabing ginagawa lamang ng Senado ang trabaho nito. Nanindigan rin si Pimentel na itutuloy pa rin ng Senado ang tungkulin nito sa kabila ng utos ng Pangulo. Ipinagtataka naman ni Senator Risa Hontiveros kung bakit handa ang Pangulo na magbigay ng umano'y illegal na utos at magkaroon pa ng constitutional crisis para lamang protektahan ang isa umanong pinaborang kumpanya at piling opisyal ng gobyerno. Samantala, tiwala naman ang Malacanang na lulusot ang memorandum ni Pangulong Duterte sakaling idulog ng mga senador sa Korte Suprema. Ang mga kalihim ay under the direct control and supervision ng Presidente. Pag sila'y pinagbawalan, dapat sumunod at hindi dapat ma-cite in contempt kapag hindi nga po sila naka-attend ng mga Senate hearings. Yan po ay aktwal na desisyon ng Korte Suprema, so wala pong paglabag sa saligang batas. Una nang iginiit ng Philippine Bar Association na nilalagay sa alanganin ni Pangulong Duterte ang checks and balances at separation of powers sa gobyerno dahil sa utos nito kontra sa co-equal branch ng gobyerno. Joyce Balanzo, ABS-CBN News. Nadagdagan pa mga lokal na opisyal na nagain ang kanilang Certificate of Candidacy bago ang deadline bukas. Kilalanin po ang ilan sa kanila sa pagpapatrol ni Ara Perez. Matapos ang kanyang tatlong termino bilang Vice Mayor ng Pasig, target na ni Io Caruncio Bernardo na maging alkalde ng lungsod. Running mate niya si dating Pasig Councilor Ian Sia. Kami po sa City Hall ho, ako po ay naniniwala ho na dapat po kami po ang bumababa sa taong bayan. Hindi ho ang mga tiga-Pasig ang pumapanig po ng City Hall para ho humingi po ng tulong. Makakalaban ni na Bernardo at Sia ang tandem ni na Pasig Mayor Vico Soto at dating Representative Dudut Jaworski. Siniguro ng Vice Alcalde na tututukan pa rin nila ni Soto ang kanika nilang mga trabaho kahit parehas silang kandidato sa halalan. Yung pong respeto ko po sa ating po Mayor, hindi po mawawala po yan. Kahit po sabihin na kung magiging magkatunggali po kami sa politika po, pero asahan po niya na ang City Council ho ay hindi huhahad lang po sa mga proyekto po niya, lalong-lalo na ho during the pandemic. Kasama sa council slate ni Bernardo, ang kanyang pamangkin na si Miguel Caruncio at si Jana De Leon, pinsan ng aktres na si Jane De Leon.
Naghain din ng kanilang COC ang ilan sa mga konsehal sa ticket ni Soto, kabilang si Simon Romulo Tantoco na pamangkin ni Pasig Representative Roman Romulo at apo ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Romulo at ang TV personality at environment advocate na si Kiko Rustia. Sa Quezon City, tatakbo bilang alkalde si anak kalusugan Representative Mike Defensor, katandem si Councilor Winnie Castelo. Makakatunggali nila sina QC Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. We take this opportunity to file and to challenge the incumbent City Mayor, si Mayor Joy Belmonte. Sa aming pananaw, sa darating na panahon, kailangan ayusin ang problema dito na sa atin sa pandemya. Kailangan ayusin ang problema sa dumadaming nagkakasakit, sa marami nating problema ng namamatay sa ating lungsod dahil sa pandemya ito. Si Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice naman makakalaban si Caloocan 1st District Representative Dale Along Malapitan sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng lungsod. Running mate niya si Councilor PJ Malonzo, anak ng aktor at dati ring alkaldeng si Ray Malonzo. Mula Liberal Party, lumipat si Erice sa Aksyon Demokratiko. In extraordinary times, kinakailangan po talaga ng isang leader na hindi pula, hindi dilaw. Kailangan po yung leader na kayang pakinggan lahat ng sektor at pagkaisahin ang buong bansa. Sa Paranaque, naghain ng COC sa pagkaalkalde si Representative Eric Olivares, kapatid ni incumbent Mayor Edwin Olivares na tatakbo bilang congressman. Sa Laguna, re-election ang target ng mag-asawang sina Governor Ramil Hernandez at Congresswoman Ruth Hernandez. Katandem pa rin ni Hernandez si Vice Governor Karen Agapay. Sa Calamba City, naghain na rin ng COC sa pagkaalkalde si incumbent Vice Mayor Rosseler Ross Rizal, ang kaapu-apuhan ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Makakalaban niya si Councilor Joey Chipeco at si dating Governor E.R. Ejercito. Running mate ni Rizal si Toti Lazaro, habang ang kanilang tatakbong kongresista ay si Councilor Cha Hernandez. Sa Isla ng Tingloy sa Batangas, naghain na rin ng COC ang buong team ni Kapitana Vicky Nubla na tatakbong mayor at re-electionist Vice Mayor Roland Basangkay. Sa San Jose Occidental, Mindoro, tatakbong mayor si incumbent Vice Mayor Rod Agas, habang bilang kinatawan ng Lone District ng Occidental Mindoro ang kandidatura ng dating City Treasurer ng Pasay City na si Noli Lecano. Tatakbo rin kongresista si Engineer Jojo Melgar na dating DPWH District Director sa Occidental Mindoro. Susubukan naman ni Sandro Marcos, anak ng presidential aspirant na si Bongbong Marcos, na maging kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Norte. Naghain na rin ang kanyang kandidatura si re-electionist Representative Ria Fariñas na makakalaban ni Marcos. Ara Perez, ABS-CBN News. Sa gitna ng pagdami ng mga artistang papasok sa politika, inihayag ni Batangas Representative Vilma Santos na hindi siya tatakbo sa halalan 2022. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Sa huling dalawang araw ng paghahain ng kandidatura, inasahan ng marami ang paghahain ng COC ni House Deputy Speaker at Batangas 6th District Representative Vilma Santos Recto na maugong umanong tumakbo bilang senador. Pero tinapos ni ATV ang mga espekulasyon nang maglabas kanina ng pahayag na hindi na siya tatakbo sa halalan 2022. Anya, matapos ng masinsinang pag-iisip na pagtanto ni ATV na mahihirapan siyang mangampanya sa gitna ng pandemya. Pero giit niya, for all seasons naman daw ang public service na kaya niyang ipagpatuloy sa kanyang personal na kapasidad. Nasa huling termino na ang aktres bilang kongresista, ang kabiyak niyang last-termer senator na si Ralph Recto ang tatakbo sa iiwan ng pwesto. Sa Bulacan, tatakbo muli si Daniel Fernando bilang gobernador. Ang incumbent na bukal ng lalawigan na si Alex Castro ay tatakbo namang vice governor. Makakatapat nila ang ticket ni Wilhelmino Alvarado C. at John John Mendoza. Naghain din ng kanyang kandidatura ang komedyanteng si Long Mejia bilang bukal ng unang distrito ng Bulacan. Star-studded naman ang Paranaque ticket sa pangunguna ni Van Dolph Quezon na tatakbo muling konsehal. Re-electionist councilors din ang magkapatid na sina Jo Marie at Ryan Iliana sa kanilang distrito.
Sa Oriental Mindoro, tatakbo muling Bukal ang songwriter ng 88 at iba pang novelty songs na si Lito Camo. Sa Cavite City, naghain na din ng kanyang COC si Nash Aguas bilang konsehal sa lungsod. Isa sa pinakabatang kandidato ang 22-anyos na aktor na dating bituin ng Going Bulilit. Sa Cavite pa rin, naghain ng COC si incumbent Vice Governor Jolo Revilla bilang kongresista sa unang distrito. Sa Olonga po, nagsumite na rin ang kanilang COCs ang aktres na si Claudine Barreto at talent manager na si Arnold Vegafria. Kakandidato si Barreto bilang konsehal at si Vegafria bilang mayor ng lungsod. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Sumipot sa investigasyon ng NBI kaugnay sa pagkamatay ng artist na si Bree Honson ang kanyang nobyong si Julian Ongpin. Itinanggi ni Ongpin na nagkaroon sila ng away ng dalaga at hindi rin naman inyumala kung gumamit nga sila ng droga. Nagpapatrol, Nico Bawa. Dumating sa NBI kahapon si Julian Ongpin matapos ipatawag at magbigay ng paliwanag sa pagkamatay ng visual artist na si Bree Honson. Inabot ng 7 oras ang pagtatanong sa kanya ng mga NBI agent, pero tumanggi siya magbigay ng panayam sa media. Julian, how come you weren't able to attend the wake or the burial? Julian. Sa nauna niyang salaysay sa pulisya, inamin niyang nag-inuman sila at ang ilang kaibigan September 18, Sabado ng gabi. Napansin daw niyang uminom na mga gamot si Honson at uminom ng alak. Alas 2 ng madaling araw na raw sila nakabalik sa resort. Tinanggi niyang nagkaroon sila ng away. Hindi rin daw sila nagkaroon ng alitan base sa CCTV na may kinuhang bote si Honson mula sa kanya. Naikwento ni Julian na binasag niya ang bintana ng banyo nang magkulong umano si Bree sa loob at sinubukan daw niyang tanggalin ang tela na pinagsabitan umano ni Honson mula sa shower rod. Pero hindi malinaw kung paano siya nagkasugat. Agad daw siyang humingi ng tulong sa staff ng resort nang hindi niya maramdaman ang hininga ni Honson. Pero hindi malinaw kung paano nabuksan ang banyo na nakalock. Inamin din niyang inuna raw niyang tinawagan ay mga opisyal ng kumpanya ng kanyang ama na nakipag-usap sa hepe ng San Juan Police. Sa mga follow-up operation kay Julian, naalala niya ang kanilang mga ininom pero hindi niya maalala kung gumamit sila ng droga. Dagdag ni Ongpin, sa 2 buwan nilang relasyon hindi sila nag-away pero inamin niyang na-insecure siya noong gabing yun. Sa pagkakaalam din daw niya, dati nang nagtangkang magpakamatay si Honson at humingi na raw ng tulong si Honson tungkol dito. Pero tinanggi ng nanay ni Honson na suicidal si Bree. Kinwestiyon din nila kung bakit hindi masagot ni Julian ang paggamit ng droga at saan nang galing ang cocaine na nahanap sa kwarto. My daughter is a struggling artist, but she pays for everything. I know the money in her account. She cannot afford that. Wala siyang means. Nakatakda namang ipatawag ng NBI ang iba pang mga nasa crime scene noong gabing yon. Nakikipag-ugnayan din sila sa PNP tungkol sa mga organs ni Bree na hindi pa rin tinuturn over ng PNP, kaya raw hindi pa tapos ang autopsy report. Nico Bawa, ABS-CBN News. Inspirasyon ng isang teacher sa Iloilo na ginawang classroom ang kanyang sariling kwarto sa bahay. Binansagan niya itong class home na personal na inayos ni teacher Daisy May Celis sa Lapasaran para magmukhang silid-aralan. Nandito pa rin ang kanyang kama, pero meron ng bulletin board at monitoring board ng mga modules. Kwento ni teacher Daisy na isipan niyang gawing class home ang kanyang kwarto matapos gawing quarantine facility naman para sa mga pinaghihinalang kaso ng COVID-19 ang kanilang paaralan na Duenas Central Elementary School. At dahil dito, sa class home muna siya nagtuturo si Teacher Daisy. Sa gitna naman ng blended learning para sa mga estudyanteng grade 1, ang mensahe ni Teacher Daisy sa mga kapwa teacher o guro, ipagpatuloy lang ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon kahit mahirap ang panahon dala ng pandemya. Isa-isa ng binubunyag ang mga celebrity na papasok sa bahay ni Kuya. Samantala, bibida sa isang international movie project ang aktor na si Alex Diaz. Nagpapatrol, MJ Felipe. Nasa bansang Mexico ngayon ang aktor na si Alex Diaz para sa isang international movie. Bibida si Alex sa queer love story na may titulong Glitter and Doom. Glitter and Doom is basically
It is a fantastical romance told through the music of the Indigo Girls between a boy named Glitter and a boy named Doom, and they meet and they only have a month to figure out if they want to do this. Kinailangan din niyang mag-aral ng juggling dahil nagtatrabaho sa circus ang kanyang papel. When I finally flew to LA, I met up with my juggling coach for the first time and we were juggling every day. And then when we landed in Mexico, tuloy-tuloy na yung schedule. As in, halos walang oras huminga. Pwede ba ako magpalit ng damit? Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa at nag-empake na ang viral online seller na si Daisy Lopez o mas kilala bilang si Madam Inuts bilang isa sa celebrity housemates ng PBB. Ang mamabenta live seller ng Cavite, o diba? Celebrity housemate din ang miyembro ng Squad Plus at ng ASAP Natin To's new breed of young singers na si KD Estrada. Kailangan mo nang magpaalam sa iyong mga fans because you are an official celebrity housemate! Woohoo! Mula sa volleyball court, sa bahay ni Kuya naman magpapakitang gila si Eliza Valdez bilang celebrity housemate. Thank you so much, Kuya. I'm really looking forward to hearing and hopefully seeing you soon. Dagdag sa listahan ng celebrity housemates ang baguhang singer na si Angie Salvacion, ang komedyanteng si TJ Valderrama, at Miss Grand International 2020 first runner-up, Samantha Bernardo. Ilang celebrity housemates pa ang mabubunyag sa mga susunod na araw. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa loob po ng napakaraming taon, siya po ang naging muka at boses gabi-gabi po sa ating pagpapatrol. Haligi po siya ng pamayag at boses ng masa. Yan po si Kabayang Noli de Castro. Tubong Pola Oriental Mindoro, hindi broadcasting ang naisip na tatahaking karera ni Noli de Castro. Pero sa landas na ito siya dadalhin at makikilala bilang kabayan. Matapos ang EDSA Revolution noong 1986, isa si Kabayan sa mga naging boses ng malayang mamamayan nang sumahimpapawid ang DZMM sa muling pagbubukas ng ABS-CBN. Kasabay ng pag-arangkada sa radyo, nanguna si Kabayan sa paghubog ng broadcasting sa telebisyon. At noong 1987, sa isang kikilalaning pagbati ni Kabayan, pinanganak ang programang Babago sa Estilo ng Primetime News sa Pilipinas. Magandang gabi, bayan. Narito ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Nanguna bilang tagapaghatid ng balita at serbisyo publiko ang TV Patrol sa pamumuno ni Kabayan bilang main anchor ng programa. Sa bagay, hindi na nila kailangan sabihin sa taong bayan na huwag na kayong kumain o kaya magtipid kayo At bukod sa TV Patrol, inumpisahan din ni Kabayan ang pag-aatid ng mas malalim na balita at paghimay sa mga isyong napapanahon. Sira na lahat ang pananim namin gawa po ng Mount Pinatubong pumutok. Sinimulan noong 1988 ang programang Magandang Gabi Bayan na linggo-linggong tinutukan ng manonood dahil sa pagkilatis nito sa mga mahalagang pangyayari sa lipunan at sa taunang produksyon nito ng kababalaghan. Kayo po ba'y naniniwala na may aswang? Hindi lang sa harap ng kamera, nagkaroon ng malaking ambag sa industriya si Kabayan. 1999 nang siya ay maging Vice President ng DZMM. Naging haligi ng broadcasting sa radyo at telebisyon ng maraming taon. Dahil sa galing at tapang niya sa pamahayag, nakuha ni Kabayan ang tiwala ng taong bayan na siyang nagdala rin sa kanya sa politika simula noong 2001. Matapos maging senador at vice-presidente ng bansa, taong 2010, nagbalik ABS-CBN ang veteranong broadcaster. Muling narinig ang kanyang boses sa DZMM. Ingat pa rin o sa ating mga kababayan, maulan pa rin mo ang witness ito sa Maguindanao Massacre. Ito
ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! At napanood bilang anchor sa TV Patrol. Bayan, sa pag-ikot namin dito sa bayan ng Baganga, Davao Oriental, nakausap... Kung nasaan ang malalaking istorya, naroon si Kabayan. Wala pa rin dito sa probinsya ng Bohol, wala po dito sa Tacloban City. Sinuong ang anumang trahedya o sakuna, maihatid lamang ang balita. Ang inyong nakikita ay ang tinatawag na Mapande Bridge. Sa mga unang buwan pa lamang ho ng labanan. Naisip ko rin noon eh, paano tayo mabubuhay nito kako habang tayo nagko-cover? Wala kayong matitirhan, wala kayong masyadong makakainan. Tinutulugan din ho namin ay kung ano yung sasakyan naming daladala. Kaya ang tawag mo namin doon, Grandia Hotel. Sa Kabayan Special Patrol, mas malalim na siniyasan ni Kabayan ang mga isyong pambansa at naghatid ng serbisyo publiko. Dito kayo magkakwa na, magsusulat ha? Sa halos lahat ng malalaking balita, siya ang naging kaagapay ng mga kapamilya gabi-gabi. Ay, natakot siya ilaw. Kabilang na ang ilan sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayan. Hindi matatawaran ang kontribusyon ni Kabayan para manatiling nagbabaga ang industriya ng pagbabalita. Isa sa mga tunay na haligi ng broadcasting sa Pilipinas na nagsilbing inspirasyon sa ilang henerasyon ng mga mamamahayag. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan! Kabayan, may mensahe ka ba para sa ating manonood? Meron ba? Kabayan, mga kapamilya, ito na po ang huling gabi ko sa TV Patrol. Matapos po ang malalim na pagsusuri at mataimtim na pagdarasal, ako po ay nagdesisyong tumakbo bilang senador sa halalan sa susunod na taon. At dahil po sa hakbang na ito, kinakailangang iwan ko ang TV Patrol at ang ABS-CBN para ipagpatuloy po ang serbisyo publiko sa iba namang larangan. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa maraming taon na tayo nagkasama sa bawat balita na inihatid ko sa inyo. Mula sa mga malagim na trahedya hanggang sa masasayang kwento ng tagumpay, ginawa ko po sa abot ng aking makakaya. Ayon po sa aming obligasyon na maglahadi ng katotohanan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala sa TV Patrol gabi-gabi. Masakit man na magpaalam sa programang minahal ko at naging buhay ko. At sa mahabang samahan sa mga kapamilya sa ABS-CBN, ako'y humaharap sa mga hamon sa panibagyong yugto sa aking buhay. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sa inyong suporta at pagtitiwala sa akin. Salamat sa bumubuo ng ABS-CBN Management, ang mga kasama nating reporter, mga crew, producer, staff, at maging sa mga janitor at sa buong persa po ng news and current affairs. Pero sabi nga po nila, kung may nagwawakas, ay meron ding nagsisimula. Kaya naman, abangan po ninyo ang bagong simula ng TV Patrol na iniiwan ko sa mga susunod na henerasyon ng mga mamamahayag at tagapagbalita ng ABS-CBN. Muli, kabayan, maraming salamat at sa huling pagkakataon po, iiwan namin sa inyo ang salamat po at magandang gabi, bayan. Maraming salamat din sa iyo, kabayan, sa napakahabang panahon ikaw ang naging puntasyon, naging halige ng TV Patrol at ng ABS-CBN News. Hindi po matatawaran yan, kabayan. At nako, mahirap man, nakakalungkot na ika'y lilisan, eh, pipilitin namin na mapunan yung iyong iiwan ng yakap, yapak. Pero kabayan, eh,
mahirap man, alam namin na ito ay dahil sa inyong misyon para sa mas nakararaming Pilipino. At maraming salamat, kabayan, sa mga advice mo sa iyong mga mula sa pagbabalita hanggang sa pananamit, hanggang sa pagtali ng kurbata. Nako, sinusunod kayo, kabayan. Maraming salamat. Isang pribihiyo, isang karangalan ang makasama ka sa trabaho ito. Salamat, kabayan. Henry. Thank you. Bahala ka na. Take charge. Thank you, yes. Kabayan. Thank you. Si Kabayan, idol ko yan. Bata pa lang ako sa MGB. Mga katatakutan na yan. Kabayan, thank you sa lahat ng mga tinuro mo sa akin. Sabay tayong pumasok noong 2010. Bumalik ka, ako pumasok. I wish you all the best. Kabayan, ingatan mo yung sarili mo, ha? And thank you ng maraming sa lahat. Sa tatay namin dito sa TV Patrol, thank you, Kabayan. Ingat po kayo. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan. At mula po sa lahat ng bumubuo sa TV Patrol, Kabayan, isang karangalan na nakasama ka namin sa gabi-gabing pagbabalita. Hey. Maraming salamat, Kabayan. May request kami mamaya. Ano yun? Sa huling pagkakataon. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Good luck! Good luck po, Kabayan. At hanggang bukas sa ating muling pagpapatrol. Thank you. Magandang gabi po. Maraming salamat. Badet, maraming salamat. Gretz, maraming salamat. Sabi, Kabayan. Ninyo, maraming salamat sa ating mga cameraman na nagtsatsaga din gabi-gabi. Kahit alam natin na delikado ang ating ginagawa sa araw-araw dahil sa pandemya, pero maingat po kami. Kaya araw-araw din po kaming nag-iingat at iniiwasan ang anumang mangyayari po sa amin. So sa inyong lahat po, sa mga kasama natin sa newsroom, maraming salamat. At muli po, magandang gabi, Bayan